Hi guys! Good evening! It's Friday at dito ay gabi na sa Jeddah, Saudi Arabia. Naisipan ko lamang po na mag-video at medyo relax po ako ngayon. Nakatapos na po ng trabaho dito sa bahay. Naisipan ko lamang po na mag-share sa inyo ng ilang tips tungkol sa ating mga ginagawa sa YouTube. Para sa atin ng mga maliliit na YouTubers, na vloggers, at sa mga monetize na rin po. Masasabi ko, hindi lahat ng monetize ay alam lahat. Okay? Kagaya ko rin po, monetize na po ako. Pero hindi po nga lahat ng monetize na sa YouTube ay marami na po at lahat po ay alam. Okay? Yun po. Excuse me. Napansin ko lamang po, dahil sa lahat tayo gusto naman natin kumita sa YouTube. Pero hindi po ganun kadali. Sa YouTube po, para hindi tayo ma-stress, gawin po nating libangan. Wag po tayong umasa na kikita po agad sa YouTube. Kahit na monetize na po tayo, hindi po ganun kadali kumita sa YouTube. Para kang nag-aalkansya, nag-iipon ng mamera, ng mga isa-isang pera sa YouTube. Sa totoo lang guys, mas malaki po ang ating binibitawan o ginagastos sa pag-uumpisa sa YouTube. Okay? Sa pagbablog, sa lahat po. Isipin nyo na lang po sa ating una na biniling gadgets na isa, or meron na tayo, minsan bibili pa tayo ng isa, dalawa, dagdag. At isa pa po, nagbabayad po tayo sa internet. Okay? Yan po ay tumatakbo na po ang gastos natin sa paggawa natin sa ating mga videos. Okay? So, mas malaki po, sa totoo lang, ang nagagastos natin sa YouTube bago tayo kumita. Napakatagal bago natin makitain yung ating hinahangad. Akala ko rin nung nag-umpisa ako is pagka nag-video ka at na-monetize ka or nagkaroon ka ng mga kumpletong watch hours at subscribers ay kikita ka na. Hindi po ganun kadali. Why? Kasi po hindi po tayo artista. Hindi po tayo sikat na tao. Hindi po tayo celebrities. Okay? Hindi tayo kilala. Tayo ay trying hard. Okay? Maliliit po tayo na YouTubers. So, ang dapat po natin gawin ay makipagkaibigan sa mga kako-vloggers at saka YouTubers, yung mga yan. Tayo po yung magkakaisa na magdikitan or makipagkaibigan. Dahil kung hindi natin gagawin yan, wala pong manonood sa atin. Pangalawa, kung gusto natin na may manood sa atin, hanapin ang ating YouTube, gumawa tayo ng may content na hinahanap ng tao. Katulad nyo rin, katulad ko rin noon, na hindi ako marunong magluto, hinahanap ko ay cooking. Hinahanap ko yung ganong putahe. Or, noon, gusto kong matuto ng massage. Okay? Massage, di ba? So, nagpunta ako sa YouTube, tiningnan ko yung mga massage kung papaano. Although, marunong na po ako mag-massage, kaya lang, kailangan ko po ng mga techniques. Iba-iba po talaga pala ang mga techniques sa massage. Okay? Iba't ibang lugar, iba't ibang technique po yan sa massage. At sa mga lutuan, ganun din. Iba't ibang lugar, iba't ibang lutuin ang ating matututunan sa YouTube. So ganun po, yung iba mahilig sa mga lugar, yan po. Pero para sa akin kailangan maganda ang content mo. Hindi sapat yung mga nag-LS, katulad ko nag-LS ako. Sa LS po, ang ating inahanap ay yung watch hours.
at yung magkaroon tayo ng mahabang watch hours kasi pagluto lang, mga yung mga gagawin natin na mga kung ano-ano lang is enough na yung mga 30 minutes. 1 hour is enough. Sobrang pagod na yon sa pag-ano ng video, paggawa ng video. Sobrang tagal na hindi pagtsatsagaan ng mga tao, lalo na kung ang content ay hindi maganda. Hindi matututunan, hindi yung hindi hinahanap ng tao, I mean. Ngayon, kung may matututunan ang tao, why not hindi tapusin ang video? Tatapusan ang video, tatapusin nila dahil merong magandang matututunan sa video. Okay, tama ba o hindi? Dahil sa totoo lang, ang ginawa nating mga LS, ang ginagawang LS ng mga tao, LS ng mga sikat, okay, kahit isang oras, dalawang oras, boom na boom yan dahil sikat sila. Tayo po, hindi kilala. At pag may pumunta sa ating LS o nakakita na hindi naman tayo sikat, aalis agad dahil hindi nila alam ang pinag-uusapan natin kung ano. E tayo naman po ay nagpaparami lang ng watch hours, di ba? So tayo-tayo lang po kung mga 5, 10, 15, 20 or kahit na 25 or 30. Eh, tayo-tayo lang po yun. At hindi po yun panonoorin ng ibang tao. Hindi po yun hahanapin ng ibang tao. So, sa watch to watch lang tayo yan magkakaroon. Yan po yung ginagamit natin para lamang po ay panoorin tayo ng kapwa vlogger or kapwa natin YouTubers na gustong umangat. Hindi ba? Aminin. Yun lang po yun. Walang ibang manonood. Kundi tayo-tayo lang ang mag-e-effort niyan. At kakausapin natin isa-isa. Okay? Naranasan kong gumawa ng GC. Pero mabagal. Mabagal doon. Hindi po lahat ay available. Mas maganda po kung, eto tips ko sa inyo, mas maganda po kung marami tayong kaibigan na YouTubers at PM na lang sa Messenger na kung gustong makipagkaibigan, gustong magbigayan, yan po ay effective. Yan po ngayon ang ginagawa ko. Kesa po sa group chat, hindi po siya gaanong nagwo-work. Sa una po magwo-work pero hindi, tapos nawawala na po. Nawawala na po. Mas maganda po yung personal message, magme-message kayo sa isa't isa kung willing siya na makipag-bonding sa'yo. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ko. Bigayan kayo, okay? Sa ulian, okay? Manonood ako, manonood siya. At mag-uusap kayo ilan oras ang kayang ibigay. So, yun din yung ibibigay ko. Ganun po. Aminin natin, hindi po tayo nagpunta ng YouTube para po mamigay. Okay? Nagpunta tayo dito para tayo ay makipagtulungan at tulungan din po in return. Okay? Hindi tayo lamang po yung tumutulong. Okay? So, bigayan po ng tulong dito kasi hindi nga tayo sikat. Yun po yung tip ko. Hindi po ganyan. At kailangan maging tapat po tayo sa mga magiging kaibigan natin sa YouTube. Okay? Kailangan tapat tayo. Kailangan totoo tayong tao. Totoo tayong magbibigay ng tulong. Totoo po na pagka pinanood natin sila is panonoorin din tayo yung totoo. Kaya ibibigay po ang proof mismo sa PM, sa personal message, sa Messenger. Ganun po yung gawa ko ngayon. Okay? So wag po tayong umasa na komo tayo na monetize ay kikita na tayo. No, napakahirap po. Kung hindi po tayo mag-e-effort na gumawa ng video na may content na hinahanap ng tao, hindi po tayo panonoorin ng tao. Hindi po tayo ganon. So, hindi man tayo sikat, hindi tayo nila kilala, once na dumaan tayo dyan sa YouTube, kailangan makikita nila, ay, gusto ko ito, meron tutorial. Ay, gusto ko ito. Ito yung hinahanap kong sa cooking. Ito, paano ba to? Paano lutuin? Ay, kaiba itong itong niluluto niya. Ganun po. Okay, sa massage, ganun din po. Iba-iba po ng klase ng massage. Hindi po iisang klase ang massage. So, meron din po ako niyan.
So, sa mga kikay, yung mga katulad ko sa ngayon, dahil ba't hindi ko naman isi-share yung pag-aayos sa sarili ko? Ako'y isang ordinaryong tao na simpleng Pilipina na nag-aayos sa sarili ko. Bakit hindi ko pwedeng i-share, di ba? Pwede kong i-share ang pag-makeup ko sa sarili ko, yung simple makeup lang, okay? Hindi po pang professional. Pwede naman po i-share natin ang ating pag-aayos sa sarili. At least merong content, merong natututunan ang tao. Lalo na kung hindi pala makeup, yan po yung pinakasimpleng ginagawa ko sa ngayon, okay? At yun po, di ba? Hindi naman kailangan natin na kung ano paman. Huwag na tayo magpaka-plastic, huwag na tayo mag-edit. Okay, walang edit po yung ginagawa ko. Hindi ako marunong mag-edit kasi kaya dire-diretso at mahaba po ang oras ng aking... bali, dinuduktong-duktong ko lang pero wala na pong edit na iba yun. Niwala nga po akong sounds kasi hindi naman ako marunong nga pong mag-edit. Why? Kasi wala po akong time mag-aral ng mga edit-edit niya. Marami po akong apps sa aking mga gadgets. Ilan po ang gadgets ko na may apps. Pero talagang wala po akong time na pag-aralan. Pagka inaaral ko, hindi ko agad ma-gets. Hindi ko po mano at naubusan po ako ng time. Busy po ako sa trabaho. Okay. At ang pag-ELS nga, wala na po akong time. Una sa lahat, wala na rin po akong internet sa bahay. Nahirapan po ako, nakikisagap lang muna ako sa ngayon kasi lumipat nga po ako ng bahay. Bali sa trabaho lang po ako nagkakaroon ng internet, kaya lang iniiwan ko yung gadgets ko na meron akong tinutulungan na watch to watch. Okay, nakikipag watch to watch po ako kung sino po ang gusto. Pwede po ako makipag watch to watch. Maglalagay po ako dyan sa ibaba ng aking YouTube channel, ng URL ko sa YouTube, at pwede niyong i-click at kaibiganin niyo ako, pwede po akong tumulong at pwede po niyo akong tulungan. Okay, ganun po yung aking gagawin ngayon. Kailangan natin, hindi lang sa YouTube, kailangan meron tayong Messenger. Doon po tayo magkukontakan kasi kung wala tayong kontakan, mahirap pong makipagtulungan. Okay, yun at yun din po ang ating taong tinutulungan at yun din nang yun ang tumutulong sa atin. So, kailangan po ay mag-grow tayo sa iba't ibang tao, iba't ibang lugar. Kailangan po iba't ibang tao ang ating makakasalamuha sa YouTube, hindi lang po yung nakikilala natin sa ngayon. Kailangan po dumami. Iba't ibang hindi natin kakilala, kaibiganin po natin. Yan po yung tip ko sa ngayon. Dahil na pag-aaralan ko po ang YouTube, no? Kailangan po tayo maging pala kaibigan at dumami ang kaibigan talaga. At mag-upload po tayo ng mga videos. Okay, hindi lang po laging LS kasi ang LS po ay napapakinabangan lang natin 'yan. Right away na matapos tayo, makikita natin ang watch hour. Pero hindi na po yan uulitin ng mga tao na panoorin kung hindi tayo makikipag-watch to watch. So, ibig sabihin yun at yun din pong mga taong yun ang ating makakatulong. So, kailangan natin gumawa ng video na may content kahit 30 minutes, 45 minutes, basta maganda ang content. Merong matututunan ang tao, like kung marunong kayo mag-makeup, kung marunong kayong simpleng makeup, why not? Kung marunong kayong mag-ayos ng buhok, kahit simpleng buhok lang, bakit hindi, di ba? Okay? Doon sa mga professional, hindi po yan papanoorin, pero doon po sa mga hindi marunong, panonoorin po yan. Okay? Hindi po kailangan maging professional tayo sa isang bagay bago natin gawin. Kung ano po yung totoo, kung ano po yung alam natin, i-share po natin. Why not? Diba? Bakit hindi? Kung may matututunan naman sa'yo ang tao, pakikinggan ka po. Kahit hindi tayo kilala, panonoorin tayo. Kapag kapakipakinabang yung video natin na in-upload. Okay? So, yun lang po yung maisi-share ko sa ngayon. Bali, siguro may nalilimutan pa akong ibang inisip ko before ako mag-video. Pero dahil sa wala akong listahan ng sunod-sunod na pwede ko sanang ibigay na tips sa inyo na mga
ideas, advices, okay? So, yan lang po yung naisip ko agad-agad sa aking isip, okay, bago matulog. So, maya-maya po kasi matutulog na ako, wala po akong internet kasi data lang po yung gamit ko, pwede ako makipag-chat, pwede po. At ito po ay i-upload ko bukas na po pagdating po sa aking trabaho kasi wala nga po akong internet dito sa bahay. Okay, di ko pa po napapaayos kasi bago nilipat po ako dito, nakaka 1 month pa lang po ako dito sa tinitirahan ko. Naiwan po yung aking fiber optic dun sa aking accommodation na isa. Continuous po ang bayad nung ginagastosan ko. Kahit na hindi ko ginagamit ay babayaran ko. At pag ipinakat ko po, magbabayad po ako ng napakalaking halaga like parang more than 10,000 peso sa peso, ha? Okay, pag pinakat ko po yun, kasi wala pa pong 1 year, kasi may kontrata po yun, 1 year po ang contract, kaya hindi ko pa po maasikaso. So, ang budget po ay wala pa. So, yun po ang problema ko, yung aking connection. Kaya sa trabaho po ako nagkakaroon ng bonggang connection. Kaya doon po ako pwedeng makipagtulungan na at makipag-watch to watch. Okay? Minsan nag-LS po ako sa trabaho. Okay? So, kapag hindi busy, kasi bawal na din po naman yon kung talagang busy ka. Pag hindi lang ako busy, at pag busy ako, iniiwan ko po, naka-on lang yung aking LS. Then, binabalikan ko po. At yun po ay ginagamit sa pakikipag-watch to watch lang po. At yun po ang mga nanonood ay yung mga kaibigan ko po lang sa YouTube. Yung mga kaklose ko po sa YouTube na nakikipagtulungan, na tinutulungan ko at tinutulungan ko rin sila. Pumupunta sila sa LS ko, pumupunta rin naman ako sa LS nila kapag may LS sila. So yun lang po guys, yun lang po yung naisip ko sa ngayon. So pasensya na po, hindi ako nag lista ng mga dapat kong kanina naisip ko na po kung ano yung mga sasabihin ko. Pero next time po, maglilista ako para lahat po masasabi ko sa inyo. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa akin at sa nag-subscribe sa akin, sa mga kaibigan ko, sa mga nanonood po sa akin, sa mga nagtitiyaga pong tumulong sa akin. At ganun din po ako ay tutulong din naman po ako sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayang isa-isahin po ang mga pangalan niyo dahil marami po kayo, baka may magselos pag hindi ko nabanggit. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Okay, tsaka sa mga kaibigan ko na minsan ay nanonood sa akin. Okay? At sa mga naliligaw po, maraming salamat po. Okay? Subscribe niyo po ang channel ko. Thank you so much, Cecilia MD Medrano po sa YouTube channel ko po. Subscribe, like, and share at mag-comment na rin po kayo sa ibaba. Maraming salamat. Thanks a lot. Bye-bye. I love you all.